Magandang umaga mga bata. Ako nga pala inyong guro ngayon. Ang aking pangalan ay Binibining Nob. At bago natin simulan ang ating araw o ang ating klase, tayo muna ay magdasal. Magsitayo mga bata para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa mga biyayang aming natanggap ngayong araw. At kami po ay nagpapasalamat na kami ay nakarating sa aming paaralan ng maayos. Kami po ay nanghihingi ng tawad sa aming mga kasalanang nagawa at kami po ay humihingi ng biyaya sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga, ma'am. Kumusta kayo ngayong umaga? Okay po. Magaling. Napansin ko si Malay ay medyo inaantok pa. Gusto niyo bang sumayaw? Opo! Okay, magsitayo mga bata. Meron akong inihanda sa inyong sayaw at tiyak na ito ay inyong magugustuhan. Handa na ba kayo? Handa na po. Lahat ay sumayaw! Nandito ang mga kahulugan nila. Okay. Sa kahulugan
recipe. Ang kahulugan. Tumukoy sa pagsasaayos ng pera na maipang gagastos at makatipid. Ano sa palagay mo ang sagot? Budget. Magaling! Ito ay ang budget. Budget, magaling. Kasi ito ay tumutukoy sa... Tumutukoy sa pera. Pangalawa. Ko. J. Pagkain ay tumutukoy sa iba't ibang putay o klase ng pagkain na mayroon. Ano ay yung sagot? Recipe. Sigurado ka ba? Ay, hindi po. Menu. Menu, magaling. Bakit mo nasabi na menu? Ito ay tumutukoy sa iba't ibang putahe o klase ng pagkain na mayroon. Magaling! Tama! Okay, pangatlo! Para! Pakibasa? Ay isang paraan o proseso upang maluto ang isang pagkain ng maayos. Ano ang iyong sagot dyan? Recipe, magaling! Ang recipe ay isang paraan o proseso upang maluto ang isang pagkain na maayos. Okay. Sunod, malay. Blank ay isang bahagi ng sistemang pansukat para malaman kung gaano katagal ang isang pangyayari. Ang sa tamang sagot po ay panahon. Magaling! Ang talino naman ni Malay. Palakpakan niyo na si Malay. Gising na gising na si Malay. Kaya ang talino-talino niya ngayon. Pang-apat, Leomar. Blank, pamilya ang tinaguri ang pinakamaliit na sangay ng lipunan. Mag-anak. Magaling! Mag-anak. So, ang mag-anak ay pamilya ang tinaguri ang pinakamaliit na sangay ng lipunan. Sang-ayon ba kayo dyan? Opo. Magaling. Okay, ang pang-last. Ang huli. Blank ay ang nakukuha sa pagkain na nagbibigay ng lakas na kailangan sa kalusugan at panglaki natin. Sustansya. Okay, magaling. Walang iba kundi ang sustansya. Palakpakan nyo nga yung mga sarili mga bata. Ang gagaling nyo lagi mga estudyante. Ngayon naman, meron ba kayong katanungan sa ating mga salita? Kayong lahat ba isang ayon sa mga kahulugan ito? Opo. Okay, magaling mga bata. Kung ano ang ating napag-aralan kahapon. Okay? So, ano ang mga pagkain o mga pagkain angkop sa almusal? Itlog. Magaling. Ano pa? Hotdog. Masustansya bang hotdog? Opo. Ano pa? Noodles. Gulay. So, palagay mo ba, Leomar? Masustansya ba ang noodles? Hindi po. Opo. Hindi. Gulay, magaling. Ano pa? Frutas. Sa inumin. Ano naman ang inumin? Gatas. Ano Milo. Pa? Milo. Tubig. O baltin. Wow, naalala pala ng aking mga estudyante yung mga pinag-aralan namin kahapon. Magaling. Palakpakan nga mga sarili. Ngayon naman, meron akong ipapakita sa inyong mga larawan. Okay, base sa larawan na ito, ano ang inyong masasabi?
Pamilyang kumakain. Pamilyang kumakain. Magaling. Sapat ba ang kanilang kinakain? Hindi. Opo, sobra-sobra. Para sa akin, hindi. May pizza. Masabi mong hindi. Wala silang gatas at saka tubig. Siguro yung tubig nila ay nandun or hindi nakikita sa litrato, okay? At wala din silang gatas kasi maybe hindi ito agahan. Okay. Pangalawang litrato. Ano ang masabi niyo dito? Mga pulubi po. Masagana sila sa pamilya pero kulang sa pagkain. Magaling! Ang dami nila sa kanilang pamilya pero kulang ang kanilang pagkain. Sa inyong bahay ba? Sapat ba ang inyong kinakain? Opo. Mabuti naman. At ngayon mga bata, meron akong ipapakita sa inyo na video. Handa na ba kayong manood? Opo. Okay. Walang mag-iingay habang nanonood ah. Ipagkwentuhan po kami. Okay, magaling. Nagkikipagkwentuhan kayo sa inyong mga magulang o mga kapatid. At ngayon naman, mga bata, ngayong umagang ito, ating tatalakayin ang mga salik sa pagpaplano ng pagkain ng mag-anak.
Pagkatapos ng araling ito, inyong matutukoy kung ano ang mga salik sa pagkain ng mag-anak. Handa na ba kayo? Opo. Okay, so ang mga salik ng sa pagpaplano ng pagkain ng mag-anak ay 10. At ang una, kabuuan ng mag-anak. Pakibasa, Leomar. Ito ay ang dami ng taong bumubuo rito. Magaling. Ito ay ang dami ng taong bumubuo rito. Ano naman ang iyong masasabi sa larawan? Buong pamilya. Buong pamilya. Magaling. Merong ina, merong ama, at anak. Sa inyong pamilya, Leomar, ilan kayo? 10 po kami, ma'am. Oh, 10. Ang dami. Okay. Ang sunod ay gulang at uri ng gawain. Ano ba yung gulang? Gulang? Idad? Gulang, idad. Magaling. Okay. Pakibasa, Jay. Ang mga batang nag-aaral at lumalaki ay nangangailangan ng higit na masustansyang pagkain. Ang may mga mabibigat na gawain tulad ng pagtatrabaho sa mainit na lugar o pagbiyahe ay kailangan ng higit na maraming pagkain. Okay. So, ang mga bata ay nangangailangan ng maraming sustansya. Subalit, ang mga nakakatanda o yung may mga mabibigat na trabaho ay nangangailangan ng maraming pagkain. Batay sa larawan, sino sa kanila ang nangangailangan ng maraming sustansya ng pagkain? Mga bata po. Okay, sila, mga bata. At sino naman ang nangangailangan ng maraming pagkain? Mga bata po. Maraming pagkain. Sila ang nangangailangan ng mga matatanda po. Okay, ang matatanda at yung may mga mabibigat na gawain sa pang-araw-araw. Okay? Ang susunod ay budget ng mag-anak. Dito napasalalay ang halagang iuukol sa pamimili ng pagkain at uri ng pagkain. Sa larawan, ano ang inyong nakikita? Pera. Pera. Kailangan bang bumili ng pagkain masarap at mamahalin? Hindi masyado. Hindi po. Okay, hindi masyado kasi depende sa pera ang mabibili mong pagkain. Pang-apat ay sustansya ang kailangan ng bawat kasapi. So, kailangan pumili ng masustansya at murang pagkain ang mag-anak. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Mga prutas po. Okay. Ito ay mga masustansyang pagkain. Ano ang tatlong pangkat ng masustansyang pagkain? Alam niyo ba yon? Opo. Ano yon? Go, glow, grow. Okay, magaling. Go, grow, at glow. Palakpakan niyo yung mga sarili. Ang susunod naman ay ang kalinangan at pananampalataya. Ito ay maaari rin batayan sa pagbabalak ng pagkain bibilhin. Ano ang inyong masasabi sa larawan ito? May pa-breakfast po, may pang-lunch, at may pang-dinner. Magaling! Iba't ibang pagkain na inihahanda sa almusal, tanghalian, at hapunan. Ito naman, ang susunod ay lagay ng panahon. Pakibasa, Leomar. Masarap kumain ng init na sabaw sa panahon ng taglamig. Kung panahon naman ng tag-init, mainit, mainam kumain ng malamig na merienda. Okay, magaling. Kailan o anong panahon masarap kainin ang halo-halo? Sa tag-init. Tag-init. Tama. Ito namang mainit na sabaw. Taglamig po. Magaling. At ano naman ang panahon ngayon? Mainit o malamig? Mainit po. Mainit. So ano ang gusto niyong kainin? Halo-halo. Halo-halo. Okay, sunod ay panahon sa paghahanda ng pagkain. Maglaan ng sapat na oras sa pagluluto ng pagkain kung ito ay papalakot
dumating o kailangang ibabad bago lutuin. Itong mga halimbawang larawan na ito, so sa inyong dagdag kaalaman mga bata, kung kayo ay magluluto ng karne ng baka, ito ay napakatagal palambutin. Kaya nangangailangan ito ng panahon. Gaya ng isang oras o 40 minuto. Okay? Susunod ay kaalaman sa lulutuin o mga recipe ng pagkain. So, subukan muna ang recipe sa kaunting sangkap upang malaman ang masusunod o ang nais na gayahing recipe. Ano-ano ang iyong nakikita sa larawan? Gulay. Mga gulay. Meron din kamatis. Ano pa? Carrots. Carrots. Okay. Sunod ay mga kagamitan at kasangkapang gagamitin sa pagluluto. Kasi may mga pagkain na nangangailangan ng wastong kasangkapan sa pagluluto. Ano itong mga nasa larawan? Kasangkapan po sa pagluluto. Ano ito? Kutsilyo. Ito. Takule. Ito. Kaldero. Ito. Frying pan. Okay, kawali. So, halimbawa, kung kayo ay magluluto ng pritong isda, so ano ang inyong gagamitin? Kawali. Kung kayo ay magluluto ng sabaw, Kaldero. Kaya ito ay nangangailangan ng wastong kasangkapan sa pagluluto. Naintindihan? Opo. Sunod ay kaalaman sa paggawa ng menu. Sundin ang alituntunin sa paggawa ng menu upang makatulong sa pagbabalak, pamimili at pagluluto ng pagkain. Ito, ano nakikita niyo sa larawan? Frying pan po. Chicken adobo po. Mga kagamitan, kasangkapan para sa paggawa. Recipe po. Recipe. Ito ay halimbawa ng recipe. Ito ay paraan sa pagluluto ng pagkain. Magaling. Okay. Naintindihan niyo ba ang ating tinalakay ngayong umaga? Opo. Meron ba kayong katanungan? Wala po. Okay, wala silang katanungan. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng pagkatanggawain. Handa na ba kayo? Opo. Sa pangkatanggawain, ang panuto ay isusulat nyo, meron kasing mga larawan dito sa loob, at isulat nyo sa baba kung ano ang mga salik na angkop sa larawan. Naintindihan? Okay. Pero bago tayo magsimula, basahin muna natin ang pamantayan sa pangkatanggawain. Basahin ng sabay-sabay. Makisalin sa grupo, isalin sa lahat ng membro sa gawain. Makinig ng mabuti sa leader, magbigay ng opinion sa isa't isa. Huwag masyadong maingay. Naiintindihan? Oo. Magaling. At ang rubrics natin, gumawa at nakipagtulungan ang lahat ng kasapi ay 10 puntos. Napakaayos at walang pagkakamali ang lahat, 10 puntos. Mahusay ang presentasyon, 10 puntos. Kaya ang kabuuan ay 30 puntos. Handa na ba kayo mga bata? Opo. Okay. Para sa unang pangkat, para sa pangalawang pangkat, para sa pangatlong pangkat, bibigyan ko kayo ng 3 minuto na matapos ang inyong pagkatanggawain, okay? Tatlong minuto lang ha. Okay, tapos na ba ang lahat? Opo. Para sa presentasyon ng unang pangkat, handa na ba kayo i-present ang inyong mga gawain? Opo. Okay.
unang pangkat. Budget po. Budget. Sinulat nila dito na kasalalay ang pagkain bibili ng mag-anak. Tama ba ito? Tama po. Tama. Magaling. Ito ay tama. Ito naman, gulang at uri ng pagkain ang kanilang sagot. Tama ba ito? Tama po. Tama. Magaling. So, ang group 1 ay nakalikom ng 30 puntos. Ito naman ang pangalawang grupo. Basta natin ang gawa ng pangalawang grupo. Okay. Batay sa larawan, ito ay magaling kabuuan ng mag-anak. Ito naman, tama ba ang kanilang sagot? Okay. Tama po. Okay, mga sustansya ang kailangan ng mag-anak. Ang group 2 naman ay nakalikom ng 30 puntos. Asan na yung gawa ng group 3? Ng ikatlong pangkat ito. Kanilang sagot sa unang larawan ay kaalaman sa lulutuin o recipe ng pagkain. Tama ba ito? Tama po. Tama, kasi nandito yung mga pagkain o sangkap ng kanyang lulutuin. At ang pangalawa naman ay, ang kanilang sagot ay panahon. Tamang oras sa pagluluto ng pagkain. Sa tingin niyo ba tama ang sagot ng ikatlong pangkat? Opo. Okay, magaling. Ito ay tama. So, ang ikatlong grupo ay nakalikom na 30 puntos. Talagpakan nyo nga yung mga sarili mga bata. Ang gagaling naman ng aking mga estudyante. Okay. So, naintindihan nyo ba ang ating tinalakay ngayong umaga? Opo, ma'am. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga bagay na dapat isaalang-alang sa pangaplano ng pagkain ng pamilya? Okay, magaling! Para malaman natin kung kailan at kung ano ang dapat ihanda sa kainan. Okay, at ngayon naman mga bata, ating sasagutan. Ito, meron tayong sasagutan. Tignan natin kung naintindihan niyo ba talaga ang ating tinalakay. Pakibasa ni Mark. May mga pagkain na nangangailangan ng wastong kasangkapan sa pagluluto. Ano ang iyong sagot nandito sa kahon? Mga kagabitan ng kasangkapan gagamitin. Magaling! Mga kagabitan at kasangkapan gagamitin. Pangalawa, Jay. Dami ng taong bumubuo rito. Ano ang iyong sagot? Kabuuan ng mga mag-anak. Kabuuan ng mag-anak. Magaling. Okay, Malay. Ikatlo. Maaari ring batayan sa pagbabalak ng pagkaing bibilhin. Ang kaligtasan.
kalingangan at pananampalataya. Magaling! Ang kalingangan at pananampalataya. Ika-apat, para. Maglaan ng sapat na oras sa pagluluto ng pagkain kung ito ay papalanggutin o kailangan ibabad bago lutuin. Ano yung sagot? Panahon sa paghahanda ng pagkain. Magaling! Panahon sa paghahanda ng pagkain. At ang panglima, Jake. Sundin ang mga alituntunin sa paggawa ng menu upang makatulong sa pagbabalak, pamimili at pagluluto ng pagkain. Kaalaman sa paggawa ng menu. Kaalaman sa paggawa ng menu ay tama. Palapakan nyo nga yung mga sarili mga bata. Intindihan talaga nila ang aking leksyon. At ngayon naman mga bata, kumuha kayo ng kalahating papel. At meron tayong sasagutan. At ito ay sagutan nyo ng, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Maliwanag ba? Oo. Pwede na kayong magsimula magsagot. Walang mag-iingay, ha? Tapos na ba? Opo. Sige, magpalit kayo ng papel sa inyong katabi at ating iwas to ang inyong mga sagot, okay? Opo, ma'am. Sige, ating iwas to ang inyong sagot. Number one. Dami ng taong bumuo-buo rito. Ano ang iyong sagot, Jay? Letter A po. Kabuuan ng mag-anak. Kabuuan ng mag-anak ay tama. Magaling. Palakpakan natin si Jay. Pangalawa, malay. Letter A po. Kabuuan ng mag-anak pa rin. Pakibasa muna. Dito nakasalalay ang halaga inuukol sa pamimili ng pagkain at ori ng pagkain. Ano yung sagot? Kabuuan ng mga mag-anak. Hindi po. Tama ba ang sagot ni Malay? Ay, sorry po. Hindi po. Hindi daw tama, Malay. Ano ang sagot? Letter B po. Budget ng mag-aaral. Budget ng mag-aaral. Number ikatatlo. Kailangang marunong pumili ng masustansya at murang pagkain ang nagbabalak ng pagkain ng mag-anak. Ano ay yung sagot? Limar. Budget ng mag-aaral. A po, sustansyang kailangan ng bawat kasapi. Tama si Jay. Letter titik A ang tamang sagot. Panghuli, para. Pakibasa at pakisagutan. Masarap kumain ng mga sabaw na may sabaw at mainit sa mainit at mainit sa panahon ng taglamig. Lagay ng panahon. Letter B, titik B po. Tama, titik B, lagay ng panahon. Sino nga po ang opo. Ako po. Nakuha kayo perfect na score? Opo. Magaling, palakpakan ng mga sarili. Okay, ngayon naman, para sa inyong takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin ay pakibasa
ng sabay-sabay? Gumawa ng ninyo na sinusunod ang mga salik sa paglalanan ng pagkain. Maliwanag? Opo. Magaling. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Pagpalakpakan ng sarili.